Hello weather fans, welcome back again to our channel. Good news and bad news tayo sa ating channel. First, ang good news, pumayag na si Riot na hindi na tayo maka-copyright. Oh, good news yan. So, lahat ng i-upload natin galing sa Wild Rift Esports, hindi na tayo maka-copyright. Pero, ang bad news is nagalit si YouTube sa mga channel na nag-re-upload. Ibig sabihin, galit sila sa serious content. At pasok ang ating channel sa serious content. Kasi, bawal na ngayon yung ginagawa natin. Ginagawa ko, like, magawa tayo ng highlights, tapos ilagay ko yung mukha ko, and then, yun, tapos na. Minsan, diba, nakita nyo, meron akong dinagdag na yung mga skills definition, yun, bawal pa rin yun. Kahit kay Olivia Esports, yung lagi kong pinapanood, bawal na rin yun. So, subjected tayo, yung channel, yung community natin is subjected sa use content. Kasi, sabi ni YouTube, nag-research din ako, sabi dun sa use content, walang value yung highlights natin. Ibig sabihin ng walang value, walang pinagkaiba sa ibang nag-upload ng highlights. So, parang hindi natin transform yung highlights na nasa channel natin. So, kailangan merong uniqueness, merong originality, at deserving tayo na ma-approve sa YPT. So, ang tanong, meron ba tayong dinagdag sa video? Meron, yung mukha ko, hindi naman yung value added. Wala namang value yung mukha ko sa gilid, diba? So, hindi natin transform yung ating highlight to something new. So, parang gumamit lang tayo ng ibang content, and then, nirely upload lang natin. So, parang kasi dumadami na yung ganito sa YouTube. Galit si YouTube na sa mga ganito. So, anyways, so, parang nalungkot ako kung mag-stop naman ako kasi parang marami na tayo dito sa channel. Yung Wild Rift Esports, ang bilis na lumago. I know, sa Philippines parang dahan-dahan yung paglago niya, pero aside sa Philippines, sa ibang bansa like China, sa North America, sa Brazil, super ang bilis ng growth ng Wild Rift Esports doon. Para hindi magalit sa YouTube, kailangan something i-add, mag-add tayo ng value sa ating. Dalawang naisip ko sa channel na to. First is mag-stop na talaga ako mag-upload ng mga highlights. Or second, huwag na tayo maging pasaway. Like, sundin natin kung ano yung gusto ni YouTube. Nabigyan natin ng value yung channel natin. Sayang naman kasi pag mag-stop ako kasi marami akong ni-follow ng mga teams. Like, Team Secret sa Asia, Team Secret, Flash World, Team Flash. Itong yung mga team na magaling talaga. Brain Esports, magaling din to. Tapos Grand Sky Esports, Todak, itong Todak, magaling din tong Todak. And then Buriram Esports, Team Underground, and then TSM pa rin sa Brazil. Kung meron kayong mga favorite teams na gustong mapanood, comment down below para sila yung i-priority natin na i-upload sa ating channel. At dito na nagtatapos ang Game 1, ang laki ng pagwat. Pawi tayo sa Game 2, Team Philippines laban. Excited ako sa next game. Ang maglalaro is Team Secret versus ThunderTalk. Good news para sa James fans kasi binalik na nila si James. Tinanggal nila si Rox. Magaling naman si Rox. Okay naman siya. Pero sa tingin ko parang kailangan pa talaga nilang mag-practice kasama si Rox. Aside kay James, matagal na nilang kasama si James kaya maganda yung chemistry nila. Sa tingin ko parang konti lang alam ni Rox na hero. Disadvantage kasi pag konti lang yung hero na alam mo. Kasi pag ibaban nila yung hero mo, so ang matira na lang 1 or 2, so kaya na lang, madali na lang i-counter.
excited ako kung saan, sinong kukuha kay Rox. Kasi ipa-follow ko rin kung ano yung team na kukuha sa kanila. Magaling din, magaling si Rox. Gusto ko rin siya. Pero sa Team Secret kasi, Hamis talaga si, yung captain talaga nila. Kailangan talaga si Hamis. O, tingnan natin sa next game, next highlight, kung ano yung gameplay. Kasi matagal-tagal na rin, hindi ako nakakita ng game ng Team Secret. Yung last nila na nalaro, walang live stream kasi, kaya hindi ko, itong next game, ito yung game na mapanood natin ulit yung Team Secret pagkatapos ng Horizon Cup. Nakasama si Hamis kasi yung nakaraan, wala na si Hamis dun, si Rox lang nagpang pumalit sa ngayon, kaya excited ako na makita at nakitang bumalik si Kapitan Hamis. Sana patalo nila tong ThunderTalk kasi yung sa Horizon Cup, kung natandaan nyo, sila yung unang kalaban ng Team Secret. First game natalo sila, tapos sa second game nanalo sila, and then pero pagka third game natalo din sila. Pero at least dun, yun yung stepping stone ng Team Secret na lumakas sila. Pagkatapos nun, halos lahat ng kalaban nila, inalo nila. Kaya nakapasok sila sa knockout stage. Natalo nila yung SBTC. Pero pagka next game nila, ang kalaban nila, Dacon Gaming yata yun. Dacon Gaming. Yun, nakapanalo sila ikat once. And then yun, laglag sila. Pagkatapos nun, wala na. Si Hamis, naging coach na. Yung Rox nang pumalit. Kaya, so tingin ko parang yung ang dahilan na hirapan sila na bumalik sa icons. Uy, walang malakas sa marami, sir. Yeah. So, huwag ka masyadong maasim. Nag-question mark pa ng pusa. Raid lang. Kasi kahit napatay ni siya, so kuha pa rin ang objective. 3-18 minutes. Na. Wala man lang isang toring na basag. Secret laga. Isa sa mga bakit laging lamang yung Team China sa gold. Lagi nilang prioritize yung wave, push wave ng mga minions. Kahit kung nakita nyo yung laban ng RY versus JT, yata yun, no, or Nova. Lamang ng kills yung RY, pero sa gold lamang yung Nova. Dahil laging lamang sa wave push, lagi nilang pinupush yung mga top at saka yung bot na mga minions. Kaya kahit lamang sa kills yung RY, pero sa gold lamang yung Nova. Kahit ganito rin, ito rin yung talagang pinaka basic na skill or mechanics na ginagawa ng China. Kaya lagi silang lamang sa gold. Ito yung dapat malaman ng master ng Philippine teams or Asian teams kung gusto nilang matalo yung China talaga. Yung paano yung kontrolin yung wave, yung rotation nila. Sa kadami-dami ko nang nakita na Wild Rift na tournament games, China talaga laging lamang sa gold. Simula, oh wow, beautiful Wild Rift, ganda ng ultimate ni Yasuo, at doon na natapos ang game 2. Beautiful.